Mga ka-nation, welcome to the newest segment here on Adobo Nation, ang makuha ka sa tikim. Yum, yum. And today, we are here with the king of Kapampangan cuisine, chef and proprietor of Isla Restaurant here in San Bruno, Mr. Melvin Pare. Kamusta, Pare? Kamusta, Melvin? Okay. So, okay, excited ako. Ito ang first show natin, itong segment natin. So, ano ba itong special recipe natin for today? Ito yung paella Kapampangan. Bringhe, ang tawag nila. Bringhe. Special. Wow. Ngayon ko lang narinig yan. Parang mahirap nga yan, ha? Mahirap. Medyo may kahirapan. Well, sige na, huwag na natin patagalin dahil gusto na natin patakamin ang mga kanations natin. So, Melvin, bring it on! Okay. Bring it na. Begin by sauteing garlic and onions. Medyo luto na yung onion. Uh-huh. Tapos, lalagyan natin yung chicken. Ayan na. So, medyo looking good na itong ating ginigisang chicken. Ano nang next natin? Okay, ang next step niyan, iset aside natin yan. Kailangan na po natin ilagay yung coconut milk. Okay. So, lakasan natin ang apoy. Okay. Yun, 3 cups of coconut milk. 3 cups of coconut milk. And then, 5 cups of... Chicken stock. Okay. So, abang hindi pa siya kumukulo, lalagay mo na yung turmeric. Dissolve the turmeric in the coconut milk and chicken stock mixture with a wire whisk. So, right now, hinihintay natin mag-reduce itong mixture of turmeric, coconut milk, and yung chicken stock. Ngayon naman, si Melvin, in another pot, nilagay na natin yung 2 kinds of rice natin. Yung old crop rice, yung lumang kanin, tapos yung kaning malagkit. Yan, no? Pinapagaluin natin. So, minix natin. At pinire-ready natin para lagyan ng... Sabi mo yung bell pepper yata ang next thing halaga. Ano ba? Bakit, color and flavor. Bakit kailangan isote yan? Bakit? Para maiwasan yung pagdidikit. So, ngayon, na-reduce na natin itong mixture natin with turmeric. At si Melvin, medyo... na-toast na natin yung dalawang klaseng rice kasama ng green and red bell peppers dito, no? Mm-hmm. So, hulaan ko, Melvin. Oh. I-mix natin ngayon yung ating turmeric and coconut milk mixture para to finish the rice. Yeah, para ka lang nagsaing. Oo, para ka lang nagsaing. Yeah, pero syempre, sabi sa'yo, makukuha mo yan. Cover the rice mixture with some banana leaves. This will add a distinct flavor to the bringhe. Ah, kita niyo po mga kanisya. Press natin, ano? Yeah. Kailangan walang hangin, you know, malabas. Okay. Meanwhile, cook the chicken with the remainder of the turmeric mixture. Ngayon, the big reveal. Yan. So, luto na. Patay na natin. Okay, patay na natin. Now, ito yung finished product niya. Alright. So, still, yung banana leaves po na ininit natin kanina dito, ito rin ang gagamitin natin. Ayan siya, tingnan mo. Papakita ko sa'yo. Ayan. Okay. Kailangan niya. Okay. Kailangan na medyo talagang makita yung color ng pagka-toast ng rice. Lastly, top the rice with the chicken and the rest of the ingredients to finish the dish. And then I think it's time, Melvin, para sa mga toppings, like the longganisa right here. Longganisa. Ay, 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 sarap. It's done. Okay. Ready wow. Ready to begin. Ready na ako eh. Ready na ako. Okay? Here we go. Ayos ba? That is super, super, super good. You guys have to try this. At syempre, kung gusto nilang tikman itong bringhe mo, Melvin, saan nila makahanap ang Isla Restaurant? We're located po, mga ka-nation, sa 422 San Mateo Avenue, San Bruno, California. Okay, Melvin, maraming salamat. Thank you. And once again, mga ka-nation, babalik ulit next time ang makuha ka sa tikim na kung saan papakitaan ulit tayo ni Melvin ng iba namang super sarap na recipe. Yeah, sure. Now, kung ano mang recipe yon, hindi pa natin alam, pero I'm sure... Abe, manyaman, Kenny. Thank you, Melvin. Thank you.